Hello, mga kaday, good evening. Kararating ko lang galing sa trabaho. Salamat sa Panginoon na dumating kami na ligtas. At salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking pagmamaniho. At sa bawat sa isa sa atin mga kaday, kung ano man ating segment sa buong araw na to. Pasalamatan natin ang Diyos dahil napakabuti niya at ang lahat ng buong maghapon natin ay naging successful ang mga kaday. Siya nga pala mga kaday, bago ako mag-produce sa ating gagawin video ngayon, sa hindi pa mga subscriber ko, nawa ay mag-subscribe kayo. At huwag ninyong kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video, mga kaday. Sa mga nag-subscribe na, salamat sa suporta ninyo, sa lahat na effort ninyo. Kung wala kayo, wala din naman tong channel ko. Thank you sa inyo. God bless sa inyong lahat. At sa gabing ito, mga kaday, may gagawin ako. Dahil sa panahon kasi ng panahon natin ngayon ay napakainit. Biglang nawala ng power tong electric fan ko. Kaya ngayon, ito yung gagawin ko mga kaday ngayon gabi na to. So wala siya, hindi siya gumagana mga kaday. Pakita ko sa inyo. Pa-plug natin. Yan. At pihitin natin yung ano niya. Yan, oh. Yan. Pinipihit ko na, wala. Wala siyang kapower-power. So, try kong titingnan kung ano yung diferensya nito. O huminto lang ba? Or baka yung thermal fuse, mga kaday. So, ang tabayanan lang yun yung mga kaday. Babaklasin ko muna yung mga yung frame niya, yung hilise, pati yung motor. At tune in lang kayo mga kaday, at babaklasin ko muna yan. One eternity later. Yan ang mga karil ay kaday, binaklas ko na siya. Kung makikita nyo, pinalitan ko na to ng kapasitor siya. So ngayon, tinister ko talaga tong ano niya kung may resistance. Gamit ko tong analog ko na tester. Wala talaga siya. Hindi siya pumapalo mga kaday. So, maliban na matigas siya, ikutin, sigurado ako, yung thermal fuse nito is sira. So, papalitan natin to dahil walang continuity yung ano natin eh, analog na tester eh. So try ko tong baklasin, linisan tong shafting eh, matigas oh, hindi mapihit kung hindi mo pirasahin. Linisan natin yung shafting niya saka yung bushing niya kabilaan. At palitan natin ng thermal fuse mga kaday. So stay tuned lang kayo mga kaday. One eternity later. Yan ang mga kaday, tinanggal ko na yung motor. Yan o. Kung makikita mo to, ni-repair ko na rin to eh. Siguro hindi ko nagkakamali. Mga 3 taon na itong nakalipas na ni-repair ko to eh. Yan. So nagpalit lang ako ng ano noong time na yon ng kapasitor. Pero tinalian ko kasi siya dahil yung time na yun ang tinanggal ko yan. At nilinis ko kasi yung mga bushing na to. Pati yung shafting niya, yung rotor niya. Ito ay malutong na siya yung cable tie kaya pinalitan ko yan. Kaya kung titingnan mo parang mukhang bago pa.
Pero hindi ko pa napalitan to ng thermal fuse. Ngayon lang. So, ngayon mga kaday ay palitan ko to ng thermal fuse. Dahil wala ngang continuity siya, walang resistance pag tinister ko sa analog na tester ko. So, yung mga kaday, stay tuned lang kayo at tatanggalin ko tong cable tie na to at titingnan ko dito. Nandito yung thermal fuse niya. Mayroon naman ako mapamalit dito. Ito mga pisa ko rito, nandito. So, palitan ko to. Yan yung mga pisa kong pang-spare. May bushing din ako. Yan. So, antabayanan lang ninyo mga ka-DI. One eternity later. Yan mga ka-DI. At nakuha ko na yung thermal fuse. Yan. Tinistiran ko as in wala talaga, walang continuity siya. So ipapakita ko sa inyo na walang continuity siya. One eternity later. Ngayon mga ka-DI, titistiran natin. Yan o, nagpumapalaw yung relo na ay ano natin, tester natin. So, titester natin tong thermal fuse niya. Yan o. Wala siyang reading. So, ibig sabihin, open to siya. Ito yung nasira doon sa electric fan. So, ang cause nito, bakit nasira to? Nag-high ampere yung electric fan natin dahil hindi nga siya umikot. So, pag tumaas ang amperahin yan at umuugong lang yung electric fan, itong thermal fuse na to, ito yung bibigay. Mag-open siya. So, mapuputol siya. So, mamamatay ngayon. Mawala ng power yung electric fan. Ito yung nagbigay ng protection sa electric fan para hindi siya masunog. Kaya bawal to jumperan. Pwede naman. Kung may plano mo kagad na palitan din siya, pansamantala, pwede ito i-jumper. Pero pagka hindi mo mapalitan to at naka-jumper to, lalo na kung malaking wire na ilagay mo dito, jinumper mo, nag-bypass ka rito, yun ang delikado. Ang electric pa natin, pag huminto siya ng ikot, at huminto to ng ikot, at umuugong na lang, so yun ang kukos ng sunog ng electric fan natin. Kaya para sa akin, hindi ito advisable na ano natin yung i-bypass or idugtungan natin o jumperan natin. Kailangan kung ano talaga, palitan natin. Dahil ito yung nagbigay ng protection sa motor natin na hindi masunog yung itong winding ito. So palitan to ko itong mga ka-DI. So, stay tuned lang kayo. One eternity later. Yan ang mga ka-DI. Kinabit ko na yung thermal fuse. Yan. Kabilaan. So, lagyan ko ngayon to ng pambalot hanggang dito. Para mabalutan tong terminal niya. So, yan ay kabit ko na ng ano, maayos. Lagyan ko na lang siya ng insulator dito, kabilaan. So, antabayan na lang yung mga ka-DI. Yan. One eternity later. Yan mga ka-DI. Naikabit ko na. Nilagyan ko na ng insulator. At tinali ko na ng cable tie. So kung makikita nyo, yan. Ayos na siya. So naging okay na yung ano natin. At ngayon titistiran ko mga ka-DI kung mayroong continuity.
Medyo may diferensya yung ano ko. Yung anong tawag nito? Analog na tester ko. Pero pumapalo siya mga kadiya yun. Ano, gumagalaw siya eh. Yan o. Oh. Nakikita nyo. Yan o. Oh. Yan o. Oh. So, try natin pag-tester. Yan, pumapalo na siya. Kahit kanina talaga wala yan. Oh. Naka-on kasi yung ano niya, itong switch niya. Kaya tinanggal ko, naka-on yan eh. Yan o. Oh. Ngayon mayroon na o. Oh. Pumapalo na siya. Kanina, tinister ko yan, wala. Makikita nyo yan. Mayroon na siyang continuity or resistance. So, medyo sira kasi itong ano ko yung needle niya, pero gumagana siya. Nalalaman natin na pag gumalaw yung needle niya kahit hindi sumasagat ay mayroon na siyang continuity. So yun mga ka-DI, at linisan ko lang tong mga bushing na to at saka yung bushing dito sa loob niyan. Ayan, nisprayhan ko na ng W40 kanina yan, so susundutin ko na lang ng basahan niya. Para at saka ito na rin naman yung shafting natin, linisan din natin yan para ma-assemble na natin mga ka-DI. So stay tuned lang mga ka-DI. One eternity later. Yan na mga ka-DI, na-assemble ko na. Ayan. So titestingan natin ngayon mga ka-DI kung gumagana na ba siya o hindi. Pag hindi mga ka-DI, tapo na natin. Saksak natin mga ka-DI. Yan. Saksak natin dito. Yan. So, pihitin ko mga ka-DI. Yun. Nakikita nyo mga ka-DI. Gumagana. So, thermal paste lang talaga ang diferensya niya. Gumagana siya. Number 1 yun. Number 2. Number 3. So, yan mga ka-DI. Gumagana na siya. At least may magagamit na ako na litre pa mamaya mga ka-DI. So, ganun lang mga ka-DI kung paano mag-repair ng electric fan. Pinakita ko sa inyo kung paano magpalit ng thermal fuse, paano mag-balik ulit. So, ganun lang mga ka-DI. Ang iingatan lang natin yung winding niya. Dahil maninipis yung winding yan eh, yung mga wire na yan maninipis, so madaling maputol. So bago nyo baklasin yung coil, kailangan nakatali muna siya ng cable tie doon sa winding niya para hindi siya maputol. So ganun lang mga ka-DI. So ibalik ko muna yung pinaka-casing niya mga ka-DI. Patayin natin. Ayun. Ibalik ko yung ilis eh, yung pinaka-casing niya at saka yung mga takip niya dito mga ka-DI. Tornilyo din niya dito sa likod niya at saka dito sa harap. Simbolin ko muna mga ka-DI. Stay tuned lang kayo. One eternity later. Ayan na mga ka-DI. Na-simbol ko na. So, pag-anahin natin mga ka-DI. At isasaksak muna natin. Yan. At pindutin natin yung number 1 natin. Yan. So yan na mga ka-DI.
gumagana na siya. Medyo may difference na yung gearbox niya, pero okay pa rin. Umaano pa naman siya. Pumapaling. So, number 2 natin mga ka-DI. Ayan. Mas lalong lumakas siya. Number 3 natin. Ayan. So, lumakas siya mga ka-DI. So, yun. At least alam natin at nalalaman din niyo kung ano yung mga diferensya ng lipid pa natin pagka nasira siya mga ka-DI. So, hanggang dito lang yung video ko mga ka-DI. Salamat sa panonood, salamat sa pagsubaybay, salamat sa pagsuporta sa aking mga video, sa channel ko, at doon sa mga nagsusubscribe sa akin, thank you. Salamat sa suporta ninyo. At sa hindi pa nag-subscribe, patuloy ko yung nanonood sa video ko. Sana mag-subscribe kayo. Huwag ninyong kalimutan, pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video pang darating mga ka-DI. Thank you sa ating lahat mga ka-DI. God bless. Bye-bye.